Magkano ang kita ni Sarah Geronimo? Sa madaling salita, magkano na ang halaga ni Sarah Geronimo sa ngayon? Si Sarah Asher Tua Geronimo Gudicelli ay isang singer, actress, record producer, at commercial endorser. Marami rin siya natanggap na awards, kasama na ang 15 Awit Award, 8 na Olive Award, 28 na Mix Music Award, at isang FAMAS Golden Artist Award. May mga nagsasabi na reputable online resources na ang halaga ni Sarah Geronimo Gudicelli sa ngayon ay $10 million to $75 million. Sa Philippine Peso, ito ay nagkakahalaga ng 509.52 million to 3.82 billion pesos. Mula 2010, si Sarah ay nakabilang sa mga pinakamataas na listahan ng mga taxpayers ng Pilipinas. Noong 2009, ang binayaran ni Sarah ay 4.89 million sa taxes mula sa kanyang kita na 15.28 million pesos. Noong namang 2010, ang kanyang taxes ay 14.83 million pesos mula sa kitang 46.4 million pesos. Noong 2012, nagbayad si Sarah ng 18.13 million in taxes mula sa kitang 56.6 million pesos. Kung susumahin ang kinita ni Sarah mula 2009 hanggang 2014 ay mahigit pa sa 230 million pesos. Yun ay sa loob lamang ng 6 na taon. Mula 2014, si Sarah ay lumabas sa 4 na major production na pelikula na lahat ay tumabo sa takilya, na ang bawat isa ay mahigit sa 150 million pesos ang kinita, samantalang ang isa ay na kumita ng 315 million sa loob lamang ng isang taon. Sa ngayon, si Sarah ay coach sa The Voice Kids at The Voice Teens na popular na television show ng ABS-CBN. Marami rin siya naging concert dito, locally at sa abroad na tumabo ng milyong-milyong dolyar. Saan napunta ang lahat ng mga kinita ni Sarah Geronimo? May binanggit si Ogie Diaz sa kanyang blog na sinabi raw ni Mommy Divine na ang lahat ng mga kinikita ni Sarah ay hinahati sa 4 na bahagi sa mga kapatid niya. Binanggit pa nga ni Ogie na mas mabuti daw yon na mapunta sa mga kapatid ni Sarah ang kanyang kita kaysa naman mapunta sa ibang tao. Meron pa ngang mga sabi-sabi na ipinagpipilitan ni Mommy Divine ang pagpirma ni Sarah ng isang prenup bago siya pumayag na magpakasal si Sarah kay Mateo. Kaya humantong ang dalawa sa
palihim na kasalan. At ang sabi pa ay pinapapirma daw si Sarah ng isang kasulatan na ipapalipat ang kanyang mga kayamanan sa pangalan ni Mommy Divine. Ngayon si Sarah ay legally married na. Siya na kaya ang hawak ng lahat ng kanyang mga kayamanan? Ito ang isang palaisipan ngayon. Para sa isang pag-asawahan, ang isang matibay at solid na financial management ng isang pamilya ay nasa salalay sa pagkakasundo ng mag-asawa. Alam naman natin na si Mateo ay responsable at mayroon namang sapat na kita para buhayin si Sarah. Sana matapos na ang lahat ng kaguluhan sa buhay ni Sarah at ni Mateo, lalo na't ngayon ay nagsisimula sila ng kanilang pamilya. May kasabihan na the love for money is the root of all evil. Maraming tao ang humusga. Maraming tao ang nakialam. Maraming tao ang pumupula kay Mommy Divine at nagsasabi na ito daw ay greedy at mukhang pera. Dalangin namin na magbukas na ng kanyang isip at ng kanyang puso si Mommy Divine at patawarin na ang kanyang anak na si Sarah. Tanggapin na niya na ang kanyang mga anak ay hindi niya possession. Ito ay mga tao na kanyang pinalaki, inaruga, at inihanda para isabuhay ang kani-kaniyang buhay. Darating ang panahon na ang lahat ng kaguluhan na nagaganap ay makakalimutan at mapaghihilom ang lahat, lalo-lalo na pagka makita na ng mag-asawang Delphine at Mommy Divine ang mga magiging apo nila kay Sarah at Mateo. Sarah at Mateo, nakikita namin sa inyo ang wagas na pagmamahal sa bawat isa. Kaya ang mga taong bayan ay nakikisama sa inyo at pinapanalangin kayong mamuhay kayo ng masagana at masaya. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong mga anak na darating sa inyong dalawa. Salamat sa Panginoon.